Kamusta mga ka-brothers? Magandang umaga po. Ngayon po ay pupunta kami ni ka-brother Eric sa bundok, malapit sa bundok. Kasi nagpagawa kami ng ano, ng bangka. Ayan. May bagong bangka na tayo mga ka-brothers. Kasi nakaraang buwan, nausap namin yung panday na magpagawa ka ng bangka. So, check natin ngayon kung ano na yung status o ano na yung bangka kung may kung ano na yung natapos. So bali mga ka-brothers, kaya kami nagpapagawa ng bangka kasi yung aming bangka ginagamit ay medyo matagal na rin to. Nasa 10 taon na ito yung bangka namin mga ka-brothers. Hindi na matibay. Oh, yan. Kasi ito yung huling bangka na ginawa ng aming tatay bago siya na maalam. So check natin yung aming bangka na dati mga ka-brothers kung gaano kaluma. Luma na to eh. Bali yung mga bangka dito, mayroong mga rehistro pagka ito. Pinakatatak galing sa Coast Guard. So pag walang ganyan, pag nakita nila sa laot yan, huhulihin nila. Itong bangka namin, 2010 pa to natapos. Kaya medyo may luma na siya, pinagnala ng pintura kagaya nito. Nababakbak na yung pinakapintura niya, saka plywood. So medyo luma na talaga siya mga ka-brothers. Pupunta na kami dun sa taas mga ka-brothers, kasama si ka-brother Eric. Ayan, may dala kami motor mga ka-brothers. Doon kami pupunta. Pasyal tayo dun sa taas naman para hindi lang dito sa bahay. Itong kapitbahay namin, maganda rin yung tabi nila. Ay, maraming mga gulay. Talbos ng kamote. Tapos meron silang kubo. Ito mas malaki yung kubo nila. Ito may mga bisita. Dito yung kanilang reception area. Ayan yung kubo nila mga ka-brothers. So halos lahat ng mga ano dito may mga kubo. Mga nasa tabing dagat. Yung isa ganun rin. Meron kubo rin doon. Talaga naman ang lambat. Tsaka pag may mga bisita rin dumarating. Okay mga ka-brothers, dito maganda rin dito ang area na to. Bahay namin, mga niyog. Ayan, tabing dagat rin. Tsaka dito pala sa may nabili kaming maliit na lote dito sa ano, kapitbahay namin. Tara, puntahan na rin natin. Ito muna si kapatid na si brother Eric. Bali ito mga ka-brothers, yung nabili namin lupa nakaraang taon lang bago pa kami nagbablog sa YouTube. So ito lang siya, malapit sa dagat lang rin. Bali ito din yung playa, pinakadagat. Tapos ito yung may bakod. Ito yung nabili namin lupa. Ayan. So balang araw talaga namin ang bahay dito, tsaka tataniman namin. Nung una medyo mura pa ang bili namin dito. Pero ngayon kasi marami na naghahanap ng mga turista dito. Medyo mahal na yung lupa dito sa aming mga kabadas. Halos wala na rin nagbibinta. So yan, yung may niyog. Tsaka mula yan dyan paakyat papunta doon. So pag nalaga namin ang bahay dito, so dito yan ito, lagyan namin ng tanim. So dito lang yung gulay. Dito lang kapag magluluto tayo, tatayon tayo ng gulay dito. So mga gulay na lagay natin dyan, saka ibang mga prutas. Tapos pag kukuha tayo ng isda, malapit lang rin dyan lang rin mga ka-brothers. Pag kunting lakad mo lang, dagat na. So tabing dagat. Kasi dun sa bahay namin, delikado dun kapag malakas yung ano, alon, minsan pinapasok yung bahay. Saka yung buhangin habang tumatagal, bumababa. So medyo delikado na siya kapag tumagal o may bagyo. Lalo pag gabi, pag high tide, baka magkaroon ng tsunami. So dito medyo safe na to dito. So yan mga ka-brothers. Okay, so doon na si ka-brother Eric, naghihintay. Bali dito sa baba, mayroon daan dito papunta sa taas. Kalsada. Yung pinaka pathway.
Okay, so tara tayo. Pinakamagaling na panday dito sa amin. Hello. Ayan. Dito kay ano? Ni Kuya. Ito mga ka-brothers, yung ating bagong bangka. Oo, mga 2 linggo lang to. Ito si Kuya Rexon, yung ating sa pinakabitiranong panday. Erickson isog. Oo. Ito yung pag magpapagawa kami mga ka-brothers. Kaya alas dito kami nagpapagawa sa kanya. So, anong haba nitong ating bagong bangka, kuya? Panito, ang bawal nito yung 18. Oo, 18. 18 yung haba. 18 feet? 16. Oo, 16. So, yan. Dito, bali dito yung plan, nakaplataporma ng bank, yung makina. Oo, dito yan, nakaplastar dito. Nakaplastar. Dito yan. Oo. So, yan mga ka-brothers. Yung bagong bangka ng Fishing Brother. Actually, 2 linggo, mabilis na yon paggawa. No? Kasi malaki. Pwede na ito papunta sa laot. Tapos yung pinakababa, tingnan natin, parang ano siya eh. Parang may... Oo, kakaiba. Ito. Ito yung pinakatawag sa palikpik. Yan ang secret ng... Yan ang sikreto ng mga mabilis na bangka dito. Ano. So medyo para hindi siya gan hindi siya ano medyo may flat siya dito. Tumakbo hindi lulubog ng masyadong puwit niya. Oh, yan. Parang super cut daw. Tingnan natin pag tumakbo. Para lumipad ah. Okay, yan. So dito lalagyan natin yung pinaka tawag sa amin ay kamarote. Kamarote. So dito upo yung ano kami dalawa ni ka-brother Eric. So yan. Binalot namin sa ano epoxy para matagal masira. Oo. So bali sa next video siguro nito mga ka-brothers, baka ito meron na siyang forma and then meron na rin siyang kulay, no? Pinturahan na natin 'yan. Saka maka-ready na yung ating ano dito, yung para sa propeller. Oo. So, yun lang yung ating bangka. Ito na yung ano. Atas ng YouTube. Atas ng YouTube. Oo, paggawa namin mga ka-brothers. Ang bagong bangka. Kasi yung aming maliit na yung dating bangka namin hindi pa yung makapunta sa malayo kasi hindi na matibay. Oh, hindi na matibay. Baka pag sumalpok sa malaking alon ay bumiak. So baka magana tayo. Maliit. Oo. Mabagal pa. Ito sir, ito sir, pag ganito. Gagawa natin dito ng forma dito. 'Yon. Gumanda siya dito. Ah, may ganito pa nga. Dito natin dito pupuntahan. Yeah. Para oo. Oh. Magkaroon siya ng porma. Kasi pag ganito, walang oh, parang may wind. Ito temporal. Oo nga, doble siya dito. Walang dito, dudubli natin yan. Yun. Lalantikin natin para maganda. Wow. Mabilis nito mga ka-brothers. Kasi ang magiging makina nito pag hindi ano kami ay 15 horsepower o 16 horsepower yung makina. And then pag pag naka-ready na to at nasa dagat na, i-retiro na namin yung aming bangka. So parang may retirement ceremony. Parang ganun. Museum na lang yan. Oo. Parang ano na lang siya. Parang for display na lang dun sa bahay. Kasi may ano yan eh. Sentimental value. So yan po yung aming bagong bangka. Kapagawa. Brother. Kilala ito. Mabilis gumawa. Sa gusto pala magpapagawa dito sa ano. Sa Mindoro. Si Kuya Rex. Pagawa dito malapit tayo. Sa kalsada. Yan mabilis ang bangka. So pag tumakbo ito mga ka-brothers. Parang kumbaga sa sasakyan. I-road test natin. So sa dagat. Ano bang tawag doon? Boat test, parang ganon. Basta titest natin yon, tignan natin kung gaano yung kakabilis yung bangka natin. Para, kasi lagi kami naiwanan ng mga bangka dito eh, pag umabol kami ng mga
Tambakol Tulingan. Mabagal, mabagal din yung bangka namin. So ngayon, may bagong bangka tayo. Kaya naka-ready na. Kaya nagpagawa tayo sa mabilis. Oo. Oh. So, bali yun mga ka-brothers. Magaan. Oh, sa, medyo magaan talaga to kasi ang gamit materials ay mga light materials gaya nito. So, maliit lang talaga yung ano niya. Oh, paper tray. So, sa bangka kasi, hindi pwede masyadong mabigat. Dapat magaan. Mabilis at saka maraming ano. Ilan kayang capacity nito kuya? Mga kwento, mga lima tira kong kataas ito. Oh, limang tao. Limang tao ng mga ano, na matataba. Oo, oh, kayang-kaya niya. Kasi malito to eh. Kumbaga malutang siya. So, yun po. And then sa next video siguro, check natin ulit natin dito. Kung ano ulit kung ano na yung pinaka ano. Ano yung natapos na ulit kung hanggang saan na tayo dito sa bangka. Oh. And then hanggang sa paglusong dun sa dagat mga ka-brothers. I-check natin. So, oh. Oh. So yun po. So, subaybayan nyo na lang sa mga susunod na video. Yung paglusong sa ano pag-test namin ng bagong bangka ng Fishing Brothers. So pipintahan na natin dito siguro ng pangalan namin Fishing Brothers. Tsaka check rin natin dito kung malagyan natin dito ng iba pang mga ano yung pang mukha ng isda. Kung mayroon kami makitang pintor. Malaking tambakol? Oh. Malaking tambakol daw. Striker parang gano'n, no? Okay po, so sabay-bayan nyo na lang sa mga sunod na video yung bangka and then sunod siguro magpipishing na rin kami. Okay po. So, salamat ulit sa panonood sa pagsuporta sa Fishing Brothers. Opo, ito po yung bunga ng aming ano, bunga ng inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa Fishing Brothers. And then siguro sa mga sunod na video kay Ate Mire ulit punta natin papagawa ng bahay niya. Okay po. So maraming salamat. And see you again on our next video mga ka-brothers. Thank you.